Hindi na mapapakinabangan ng lahat ng medical medicine at supply ng isang drugstore sa Lucera City matapos ma-expose sa apoy dulot ng sunog. Kaninang madaling araw, March 10, nasunog ang isang branch ng Mercury Drugstore sa Lucera City sa bahagi ng Merchant Street, Barangay 6. Maraming gamot ang natupok ng apoy. Batay sa gwardiya na naka-duty noong mangyari ang sunog bandang alas 2:44 ng madaling araw nang makarinig siya ng alarm sa loob ng establishmento. Maya-maya pa, nakakita na siya ng usok mula sa loob. Kaagad raw siyang tumawag sa kabilang branch upang humingi ng responde sa bumbero. Nag-alarm siya. Maya-maya, lumabas na yung usok niya. Tapos yun na yung nangyari. Tapos sa kabilang branch para may tawag sa Agad naman daw na dumating ang Lucena City Bureau of Fire Protection. Medyo naging pahirapan nga lang daw sa mga bumbero ang pagbomba ng tubig sa loob. Kinailangan pang baklasin ng roll-up door ng tindahan. Binaklas pa nila itong pinto. Gawa ng nadila na yung apoy dito sa labas. Maswerteng hindi nadamay ang mga kalapit na tindahan. Wala namang napaulat na nasaktan sa pangyayari. Dalawang fire truck ng Lucena BFP ang rumisponde. Batay sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog. 3:20 ng madaling araw lang maideklara itong fire out. Kaninang umaga, tumambad sa ilang bibilisana ng gamot sa naturang drugstore ang bakas ng trahedya. Ang mga storage ng gamot halos malusaw. Ang kesamin ng bubong, sunog. Maraming kable ng kuryente ang natupok. Kung anong sanhi ng sunog, patuloy pa raw na iniimbestigahan. Sa paunang imbestigasyon, tinatayang hindi bababa sa 100,000 piso ang pinsala. Ngayong buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month, dalawang sunog na ang nangyari sa Lucena City. Una nang ipinanawagan sa publiko ng Lucena City Bureau of Fire Protection na doblehin ang pag-iingat upang maiwasan ang trahedya na dulot ng apoy na maaling kumitil sa buhay at sumira sa ari-arian. Ako si Sandy Amaro, itong bandilyo nating hatid daming taga rito sa atin.